Iba yung method ko, yung kay Doc, iba eh. Kasi ko, ganito lang ako magpaligo eh. Binababa ko lang siya. Binababa. Kay Doc kasi, nakaganto siya. Nakaganto magpaligo si Doc. Oo. Eh ako, nasanay kasi ako dun sa style ko na nakaganto na lang. Magpapaligo sila Doc Marvin ng ano. So papakita nila kung paano sila nagpapaligo dito sa farm nila, sa conditioning farm nila. Papakita namin sa inyo mamaya kung paano nila yung ginagawa. Gamit yung mga manok nila. Watch out lang muna mga tropa. Mamaya ulit. Ano laman nito? Ito ba yung pampaligo? Pang ano? Prevention sa red mites. Ano tawag dyan? Simbustong ginamit namin ngayon. Simbusto? Hindi, simbus. Ah, simbus. Sepermethrin. Oo nga. Konti lang, gawa kasi yung takot si Doc sa amin. Baka matapang masyado, no? Kada kailan po kayo napapaligo, sir? Wala kami specific na ano eh. Mas madalas kami, lalo ngayon, pinagaganda kasi namin balihibo, kaya... Kahit na lugon na pinapaliguan. Oo. Mas manual lugon namin. Yung pagkain lugon, mas madalas namin pinaliligit. Isang timplahan yan para sa lahat na. Sa 11 na kak, no? Kasi ayaw ko sumubok na... Pagkain na nasisirang may na nung balihibo, pinapapaliguan. Ah, pinapapaliguan na? Oo. Kasi magkukos na ng pagsira kasi ng balihibo. Yung nagtitis-tis, no? 14 days. Kasi kami na anong pangit na balihibo. Paligo na sa lahat, no? Hindi napaliguan lahat ng sabay-sabay eh. Kasi batch by batch bali. Paligaw lahat ng ano, ikaw lahat sa manok, sa ano, sa mga panlaban. Kagaya ka na rin atara. Ha? Atari din. Ay, ikaw din nag-atari! Mananari din kasi ito. Ganda, no? Ahilig mo na talaga, Kuya Sabong. Bata pa kasi kinigaan na talaga ako. Wala pa ako 10 years old. Nasa tupada na ako. Ah, talaga? So, tamang-tama lang talaga yung trabaho mo, no? Kasi hilig din, eh, no? Marami na ako napagtrabaho, ha? Kaya lang, hindi sa farm. Ay, hindi sa farm. Madali. Pag-indos pala ako nakapa. Para po sa vertical na pag-dipan. Dito, para po makabuelo. Ah, dito? Dito, pansin niyo po dito. Dito, wala masyadong buelo yung manok. Dito pa meron. Wow, nga no. Bali, yung mga nakalagay po dyan, ano po yan? Mga kak po. Mga kak. Mga big black kak. Ito pa, winner na po ito eh. Ah, winner na yan. Tapos ilalaban ulit, no? Kung po pwede pa po. Pero ginawa pong brood cock yan. Ewan ko lang. Opo, na-brood cock na rin po ito. Bait ah. Mababait po itong tatlo. Tatlo. Tatlong winner. Puro one time winner pa lang. Teka. Ito ba si sapatos ito eh. Sapatos. Two times winner lang po ito eh. May tama po, may tama noon. Kapraso lang ang tama nito. Pero pwede pa po yun ilang. Pwede pa po. Baka po ilabok po namin yun. Ayan, ganito magpaligo. Ano yung discarte ko yun para mapadali yun? Mapadali. Iba yung method ko, yung kay Doc, iba eh. Kasi ko, ganito lang ako magpaligo eh. Binababa ko lang siya. Binababa. Kay Doc kasi, nakaganto siya. Nakaganto magpaligo si Doc. Oo. Eh ako, nasanay kasi ako dun sa style ko na nakaganto na lang. Yung parang ayun yung madalas gamitin ko yan. No? Tapos, lagi naman ginagawa ko, yung buntik niya, lagi kong ginaganto. Para pumasok agad yung ano. Yung sabon. Para mabasa na rin.
Para pag gusto kong kagtabin, dinadagdagan ko siya ng shampoo. Shampoo. Pwede ka mag-add ng shampoo kung hindi na masyadong mabagal ang pagkakabasa ng balahibo. Hmm. Sa akin, ginaganto ako kasi para gumanda yung buntot niya. Importante po kuya sa ano, yung ano, no? Buntot din po, no? Kasi ito, nagiging propeller ng manok. Yung essential landing. Kung paano yung ano niya, kung mag-i-extend siya sa taas. Ito yung parang propeller niya. Inanong ko rin yung cypermethrin para hindi siya ano-anong mga itlog-itlog ng anong kuto. Anong kuto. Mga kumbaga sa tao yung lisa. Kasi madalas meron parang lisa-lisayan dito sa may likod ng buntot. Dito sa ganito. Kaya nilalagyan ko rin yung cypermethrin para matanggal. Hindi bali buong araw po kayo magpapaligo. Buong araw po. O hindi naman. Hindi naman. Sabi ko lang din niya. Mga siguro, mga hanggang tanghali lang. Hanggang tanghali. Yan, labingsan niya. Kung akong gagawa niya, labingsan niya. Pero mukhang tutulong naman si Doc. Pero kung hindi, kaya naman yan. Kaya naman po. Dati yan, nagpapaligo ko sila. Ito ang isang ganito, 26. Grabe, dami. Oo, maghapo ko lang din. Ayan o, hanggang tanghali ko lang ginagawa. Tapos dito, ang ligo dito, hindi kami nagmamadaling magpaligo ng manok. Gusto namin, talagang maliin sila. Kasi, minsan ang ligo lang rin naman po, ano na, maliin sila. Ay, nalimutan ko yung fish na. Fish na. Inanaw ko ng shampoo para mas mabilis pumasok yung tubig. Mas mabilis sila mabasa. Pero kalmado sila ko yan. Yung iba, ano eh. Kasi sanay na rin to, Mike. Medyo nung ano, nililiguan to. Nag-iingat lang kami ngayon, lalo't na hindi sa facilities na, hindi pa masyadong na, hindi pa na tatabasan ulit. Ano ba mga, ano kaya, pwede mas, may chance masugatan? Alam. Yung manok sa nandiyan? Sa madam? Hindi. Masisira ang balahibo nila. Pagka matataas ang damo. Kaya dapat, tama lang yung damo. Gusto namin kasi basang-basa ang pagpapaligo dito, yung kumakapit talaga yung pang pagpapaligo. Hindi kami nagmamadali, na basta lang ilulubo. Para sa namin, talagang linis na. Tapos part sa manok ko eh, matutong kapakakay, no? Oo. Kadalasan naman nangyayari yun, lalo ngayon, paglubon sila. Masasakit ang katawan nila. Kaya ang tendency nila lumaban. Pero ito kahit itulugan ito, sila sapatos, tagi, sila paniki. Ang babayit na ito. Kahit nang lugan ito. Kaya ako nag-ano nung itong green, inaano ko yun, sinasaklubang ko muna sila. Mamaya makikita ng papano yun. Kung ba't ko nagdadala ng gano'n. Yung naalala ko kasi kukunin ko itong mga winner na ito. Kaya hindi ko na ginagamitan ng ganito. Mababait naman yun. Ang tatlong yun. Si Tagi. Si Tagi dating model yun eh. Dito eh. Pero kayo po yung nagtatari din yan? Kung may hindi. Nung ito, hindi. Hindi ako nagtari nito. Si Mang Boy na. Yun yung darating yung laban namin. Ako na nagtatari na. Well, kaso wala ko po ata ngayon eh, sir. Iwan ko lang. Kasi imbitado kami. Saan ano po? Online? Hindi pa sa online. Doon lang sa kakilala lang nito ko. Sa kumibigat ka sa kanya. Kumibigat lang. Sabi, laki ng area po na ito eh. Ang laki ng area. Talagang meron mga bakante. Talagang binabakante yan. Kasi tulad ng ano, iba, maputik niya din sa may lugar nila. Kaya kailangan silang ilipat para sumubla. Hindi bubuhatin po yan, no? Ah, hindi. Yan, dyan lang yan. Ah, dyan na? Kasi yan, naano naman ang sanday. Kaya yan, dyan nakadesign yan dyan.
Kasi yan, naaarawan niya. Pagka maputik na sa loob, inililipad dun sa gilid para itali. Eh, kaya may mga tali yung gilid na. Pero sila ngayon, mapupunta sila sa round 10. Round 10? Ah, dito po. Aba, round 10 sila. Naka-skate. Sa rotation. Hindi pa kami sure kung ito yung magagamit pa namin. Pero sinasama namin siya sa mga pre-con. Para ready na kasi ilan sila, mga 60 plus sila dyan na gagamitin namin ng workstation traffic master. Lahat po entry yun? Ah, hindi, isa lang. Ah, isa lang po? Isang entry lang. Ah, sa ano po ba isang entry lang? Ha? Hindi, pwede kang mag-entry ng multiple entry. Oo. Eh, kaya lang kami kung mag-entry, isa lang. Oo. Kaya dinadamihan namin para marami kang selection. Kasi marami rin pong magagaling na makakalaban yun. Pero kami isang entry lang. Dito, mag-entry si Doc sa isa lang. Isa po yun sa pinakamagaling dito. Yan si Sapatos. Opo. Isa po yun sa ulo natin. Ano pong bloodline niya? Yellow-legged touch lang. Yellow-legged touch? Puro yellow-legged touch lang nandito po. Kahit po yung sisyo na lang doon. Yung inahing may sisyo doon. Okay. Yellow-legged touch lang po. Kasamahan din po na itong mga tao. Wala naman pong ibang mark si Doc, puro yellow-legged touch. Ayun po yung main niya. Ayun magaling rin po talaga ang yellow-legged touch eh. Tsaka ibang, ano, ibang yellow-legged touch si Doc. Hindi sila yung gigil. Wala naman low station dito, medium station lang meron. Kasi pagka meron mga gilid dito, sa either na tinatanggal na o pinapatay. Niluluto na po. Hindi kami nakakain. Ay, hindi po. Sito kami rin nakakain. Kahit saan ba, hindi, eh ako rin hindi rin nakakain. Ah, never po kayo nakakain? Kumain na ako, pero hindi lang ako talaga mahilig. Iba pa rin po yung manok makin nakakain talaga yun. Oo, mas gusto ko yun. Yung portrait days. Mas kinakain ko yun. Pero itong ganito, kahit pa sabi mong Tagalog, hindi ako nakakain. Kasi parang inaalagaan mo tapos kakainin mo. Hindi yun dahil sa ganun. Ayoko lang talaga ng karne ng ganito. O kahit yung mga Tagalog. Hindi talaga trip. Tapos dyan na po sila sa ano. Paano po yung bukas lipat o ngayong araw din po? Pag natuyo? Hindi, baka mga bukas or next day. Ito po siya na eh. Si... Paniki. Paniki. Ba't paniki po? Hindi ko rin alam kung ano. Pero nung manalo ito, magaling ito nung manalo. Kalaban na ito si... Maganda naging laro kaya. Ah, may sugat? May sugat. Ang dami rin sugat, pero... Laki na ako tayong load doon dito nito. Gawa ng... Dito raw sila nagkanan. Magaling po. Kumbaga nagsunod-sunod na ng panalo eh. Ang manalo ko eh. Parang isa sa... Parang drag fight din ang labanan nito. Oo. E di yun yung mga iniingatan nito. Titignan ko yun. Pwede pa po ngayon. Ngayong derby. Okay. Yung laro niya. Oo. Pero binibreed nyo na po yan. Ang gumawa niya. Na-breed na po. Yung ano. Meron na po siyang lahi dito. Pride, yung pride mo pagka nakapagpa-champion ka yung ano. Oo. Yung pakiramdam yung nakapagpa-champion ka yung ano. Ako yung nakapag-champion na rin ako. Sa ano? Sa derbies lang. Sa derbies. Local derby. Oo. Pero achievement na rin yun. Ang hirap din mo pa-champion ah. Oo. Dati nang champion kami, 3 cup. Yung sa local. Sa
tay-tay. Trika. Ibigay ang boss ko na. Hindi ito. Yung bago ako mawala doon. Bago ako mapunta pala dito ay yung boss ko. Ako ang mano na rin. Ako rin ang nangyari. Ako rin nagpapunta. Pero ano? Achievement na rin yun yung ano? Yeah. Yung... Ang handler ako. Handler. Pero ewan ko lang din. Okay lang naman kahit sinong maging ano. Basta iba-iba kasi yung tungkulin. Yun. Kasi ako, hala, ako, all around naman ako. Kahit sa mukha dalhin, kahit sa breathing, kahit sa sisiu. Kaya na. Kaya ko. Kasi yung kapatid ko, may friend sa Antipolo. Lahat ako dun. All around. Last breeding season, ang dami kong pre-reduce din sa kanya. Ako rin yung nagpalaki ng sisiu. Nung after 3 months or 4 months na, umalis na ako. Kasi lahat sa akin. Sa akin ang breathing, sa akin ang sisiu. Pagod, no? Oo, sa akin ang breathing, sa akin ang sisiu, sa akin ang conditioning. Gano'ng katagal nyo binibilad yan? Ay, hindi. Hindi namin binibilad. Nilalagyan namin sa facilities. Ah, diretso na? Oo, oh, hindi ko. Yun, sa ano? Lahat siguro eh. Galing. Lahat talaga. Kasi hihilip ko na rin kasi. Ay, para saan yan? Yung ganyan. Prevention sa red lights. Nakakuha rin kasi ng ano yung way, no? Pansakit ba? Sakit. Oo. Kumukuha sila ng sustansya sa manok. Tapos naubos yung sustansya ng manok. Pag na yan, nakain ng manok, okay lang? Okay lang. Pero hindi. Tapos yellow legs na iba, no? Oo. Ano lang sila dito? Tatlo lang sila. Yellow-legged. Green. Green-legged. Chatter. Ano yung ha? Bata pa yun, stag pa po yun. Free-range na kasi sila dito. Pagka matapang na sila, yun, tsaka yun na sila yun na ano. No, hindi. Tanggal lahat ng kuto, no? Kapag ginaganyan? Saan pumasok yung ano? Yung shampoo tsaka na. Gumanda yung balahib nila. Mga panlaban ng pitmaster yan. Oo. Itatry namin kung pwede pa sila. Sa pitmaster pa, sa world slasher. Kasi medyo may edad na rin sila. Pagka hindi na pwede, broodcock na lang. No? Opo. Pero ito na, yung broodcock na rin yung mga tama na agad. Ayun lang meron na sa harapan nila, nasa gilid nila o nasa taas nila. Territorial eh, no? Ayun lang. Pero instinct na nila. Kaya nanalo na si sungot. Hindi ko pa alam. Parang hindi pa. Pero ang edad niyan, 3 years na gano'n. Ay, mga 4 years na ka o 5 years old. Tagal na din, no? Talagang pinagana ni Doc. Hindi mo madetermine dito ang stag tsaka cock. Dahil halos lahat sila nakakampa. Tsaka ang paa nila hindi masyado nagtatataba. Yung sinatagi, hindi sana magtatataba ang paa nun. Kasi merong tali si Doc na, kuha si Doc na tali na maraming nabasigla siya naman. Tali? Tali. Ah, tali. Yung tambang naman. Oo. Na yung iba,
nakakasugat sa paa nila. Ngayon, nagbubukol-bukol. Oo. Kaya yung iba na ano, nagkaroon ng damage. Pero pwede pa rin naman, no? Oo, pwede pa rin naman. Nagkabukol lang talaga. Huwag ka na susugatan yung paa nila gawa ng talo. Pero kung hindi yung na ano, hindi ayun ang nagamit sa tambang. Mga manindig sana ito, mga wala itong mga konting gaskas sa ano, bandang part ng tayo. Dito lang naman sila nagkagaskas sa ayun. Oo nga. Nagkita mo ito isa. Manipis. Hindi nagkakadamage yung tayo. Buti ito, mga walang red mites. Yung iba dito may red mites eh. Ay, talaga? Oo. Ay, ang pagbawalan ng red mites, no? Prevention na sa red mites. Tsaka para hindi siya malagyan, no? Oo, nagkakaroon. Yung mga may red mites, nawawala. Oo. Tsaka prevention na rin. Para hindi magka-red mites. Ay, nutrients nila, kanila lang talaga, no? Oo. Ang pagkain lang namin dito, 35 grams. Yung iba, 50 grams pa. Oh? Huh? Ano yun? Tapos twice a day yung pakain nyo? Oo. Magandang pakain. Maganda kasi kinakain nyo. Oo nga. Ba't ka ba mandaraya? Yung sinuwalo, yung nakampang naman nalakaw niya. Eh, ilaki sa mga mo, ilagaya ka ba? Iwas ka na lang. Oo, man.